Citizen Report Card, CRC. Ano ang CRC at bakit ito ginagawa? Bilang magulang, hindi ba't sanay tayo tingnan at suriin ang report card ng ating mga anak? Sa report card nakikita at nasusubaybayan natin ang performance nila sa eskwela. Ganito rin ang Citizen Report Card. Gamit ang isang report card na tulad nito, kinukuha natin ang feedback mula sa mga mamamayan. Inaalam natin ang kasiyahan o ang pagkadismaya ng mga tao mula sa isang serbisyong pampubliko. Halimbawa, sa Bangalore, India, isang grupo ang gumamit ng Citizen Report Card para alamin ang aktual na karanasan ng mga mamamayan tungkol sa pampublikong supply ng tubig, kuryente, telepono, kapulisan, transportasyon, ospital at iba pa. Marami silang natuklasan sa resulta ng kanilang ginawang CRC. Isa rito ang pagkakatuklas na mayroong bribery o panunuhol na nararanasan ng mga mamamayan kapag sila ay nakikipagtransaksyon sa kanilang gobyerno. Nang mailathala sa media ang mga resulta ng CRC, naging simula ito ng pagbabago sa mga pampublikong opisina sa Bangalore. Sa Bangladesh naman, isang grupo ang gumamit ng CRC para alamin ang saloobin ng mga estudyante at mga guro tungkol sa mga libro ng kanilang pampublikong paaralan. Sa resulta ng ginawang CRC, natuklasan nila na malaki ang kakulangan sa libro. Nang mailathala ang mga resulta ng CRC, nagkaroon ng mga reforma sa kanilang pamahalaan. Paano ginagawa ang CRC? Kailangang grupo ng parents sa isang eskwelahan ang magsasagawa ng CRC. Sa kabuuan, ito ang mga hakbang sa pagsasagawa ng CRC. Pagtukoy sa saklaw, layunin at mga may kinalaman sa proyekto o serbisyong nais nating pag-aralan. Paggawa ng questionnaire. Pag-survey o ang aktwal na pagsagot sa mga questionnaires. Pag-aaral o pag-analyze sa kinalabasan ng survey. Pagpapalaganap ng resulta ng survey. At paggawa ng hakbang ayon sa resulta ng ginawang survey. Babala sa paggamit ng CRC. Kailangan ang pag-iingat. Tandaan na may mga limitasyon ang CRC. Ang CRC ay isang survey. Ano man ang resulta o kalabasan ng survey, kailangan pa rin ang kooperasyon ng gobyerno para magkaroon ng aksyon kung may pagbabago mang kinakailangan. Mainam din kung mayroong kooperasyon ng media para sa paglalathala ng mga resulta ng survey. At para maging lehitimo ang mga datos, kinakailangan na sa simula pa lang ay mahusay na ang pagpaplano at pagkakagawa ng survey. Laging tandaan ang apat na katangian ng social accountability.